tuloy-tuloy pa rin po ang ating masaya at makabulang kwentuhang pangkalusugan dito po sa Pinoy MD. Ngayon naman, pag-usapan natin, Dr. Q, ang mga katanungan ng ating mga ka-Facebook, di ba? Dahil marami na naman yan. So, unahin na po natin, Dr. Q, mga kapuso, ang tanong ni Anna Marie Romero. Ang tanong niya, naku, tanong ng maraming mga magulang, hindi ba? Kasi daw, hindi daw palakain yung kanyang 2-year-old, no? So, ang tanong niya, ano nga bang po pwede niyang magawa para mas maging magana ang kanyang anak? Alam mo kasi, Anna Marie, bago mabigyan ng anak mo ng gamot na pampagana, ay kailangan masuri muna. Kasi sa ngayon kasi, Connie, yung mga bata na mga walang ganang kumain, usually ay tinitingnan niyang mga blood examinations nila kung anemic o hindi, o di kaya kahit man lang stool exam kasi very common sa atin yung parasitism, no? Lalo na yung ascaris. So, kailangan ma-screen muna sila for parasitism and then titingnan muna yung blood picture and then para doon ay malalaman natin kung anong problema. Kuminsan kasi, Connie, may mga tinatawag din tayo mga primary complex sa mga bata at ito ay nakakabigay din ng problema na hindi sila na talagang palakain o nawawalan sila ng ganang kumain. So, kailangan, Anna Marie, na mapatingnan muna sa pediatrician yung baby ninyo para sa ganon ay malalaman natin kung ano yung dahilan para sa ganon din ay mabigyan ng nararapat na gamot. Okay, Dr. Q. Ito naman mula kay Jovi Arellano. Nako, very interesting din ang kanyang katanungan, ha? Tanong niya, Doc, eh, totoo ba daw na po pwedeng matanggal yung IUD? Tama yan, Jovi, no? Pwedeng mangyayari yan. Although, dapat kasi pag ilagay yung IUD, kung in place talaga siya ay bihira lang talaga na spontaneously na-expel siya. Pero may mga mangilan-ngilan din na nangyayari yung ganon. So, kailangan din na kahit na ilagay ka na ng IUD every 6 months siguro or once a year, magpapacheck up ka na rin para makikita yung string kasi may string kasi yung IUD, no? Kung minsan, nawawala yung string sa na nakakabit doon sa IUD, hindi nakikita ng doktor. Pero hindi ibig sabihin noon na natanggal din yung IUD. Pwedeng maiwan siya doon sa loob, yung string lang natatanggal. Pero meron ding mga cases na nakikita kami na yung buong IUD, pati yung string ay natatanggal din. At sa ganun, ay nabubuntis din yung isang babae. Alright, eto naman mula kay Princess Nicole Del Rosario. Ang tanong niya, nako medyo in relation with Pampa Beauty, pwede na ba daw siyang magpariband kung nanganak na naman siya ng 3 buwan na ang nakakaraan? Pwedeng-pwede na, Nicole, kasi syempre kailangan natin din ang magpaganda rin, no? Lalo na ngayon kasi nasa bahay lang tayo. So hindi naman ibig sabihin na pag nasa bahay lang tayo ay pababayaan na natin ating sarili. Kung sa tingin mo ay lalong maganda ang pakiramdam mo pag nag-rebound, pag nagpapariband ka ng buhok mo, then do so. No, kahit nagbe-breastfeed ka, pwede naman. Alright, eto naman mula kay Vanessa Morbos. Ano ang cervical polyps at delikado po ba ito, Dr. Q? Ang cervical polyp, Vanessa, isang outgrowth ito sa lining ng cervix. No, ito yung kwelyo ng matres. Pero doon sa loob ng cervical canal, ito tumutubo. At hindi naman ito cancerous, although may mga very few percentage na nagkakaroon din ng degeneration into malignancy, no? Ngayon, ang cervical polyp, pag lumalaki yan, ay pwedeng yun ang magiging dahilan ng pagdudugo ng abnormal ng isang babae. Or, kung minsan kasi, pag lumalabas na yan doon sa external os, yung tinatawag na yung outer mouth ng cervix, at kunwari may contact kayo ni Mister, pwede magasgas yun at pwede maging dahilan din ng post-coital bleeding. Ibig sabihin, magbi-bleed ka ng malakas after ng sexual intercourse. Yay! Ayan, ang dami na naman ho nating natutunang sabay-sabay mula sa mga kasagutan na yan ni Dr. Q, ang ating expert pagdating naman sa mga usapin na yan.